ilang oras nga ba bago mag-full charge yung mga disposable vape or yung mga pad? Para sa akin yung pad saka yung dispo, same lang siya ng oras. Hindi sila nagkakalayo ng oras bago mag-full charge. Kasi yung mga dispo, siguro less than 30 minutes or 30 minutes, ganun, full na siya. Yung dispo, ganun din. Yung disposable, ganun din siya, 30 minutes din. Saka yung pad, mga Oxba, mga Geek Vape, basta pad. Pero yung mga de battery, yung mga ganito, yung mga velocity, takay na, matagal to, isang oras to mahigit. Pinaka ano na yung sa ano, mga gantong vape, pinaka maiksi na yon, isang oras para sa akin. Kasi ano to eh, ang battery ng ganito, bumibilang to ng mga 4,000 ma, mga 3,000 ma, ganun. Yung mga vape kasi na pad, saka dispo, ano lang sila, nasa 1,000 ma, ganun. 800 ma, yan, mga ganyan. So, okay guys, salamat sa mga tanong nyo. Tanong lang kayo, nagka-time ako ngayon, kaya nasagot ko yung mga ilang katanungan. Gusto ko sanang sagutin sa comment section yung mga comment. Kaso marami kasing kapres din lang yung mga tanong, kaya ginawa ko video na lang. Kaya, para pagka napunta ka sa video na to, diba, mababasa mo kung sakaling kaparehas ka ng katanungan na pinapaliwanag ko ngayon dito. So guys, salamat mga Kansam Vapers. Follow nyo ako, subscribe nyo ako guys, huwag nyo kalimutan. Mag-comment din kayo, kahit anong tanong na gusto nyo itanong, i-comment nyo. Kahit anong katanungan, sasagutin natin yan, ha? Kasi pagka may nagtanong naman sa akin, minsan, inaano ko din, nire-research ko rin. Pero pagka yung talagang, alam ko naman talaga yung sanhe ng mga tanong, alam ko yung dahilan, sinasagot ko na siya based sa mga kaalaman ko at karanasan ko, okay?